Magandang araw mga kapwa Tagiganyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Taguig City Daily Report. Ako po si Jessica Villa at narito kami upang magatid ng updates, announcements, reminders at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Ngayong araw, April 2, ang ating tatalakayin ay ang walk and vaccination for senior citizens, proper animal catching, violations report, COVID-19 case update at vaccination update in the city of Taguig. Walk-in vaccination for senior citizens. Senior citizens are allowed to walk in for their jabs at all vaccination hubs. The Taguig City Vaccination Task Force strictly adheres to the system of scheduling in the vaccination process in all our vaccination sites. We implore the rest of the population to schedule their vaccination at trace.taguig.gov.ph or your nearest Taguig Trace kiosk at your barangay. Proper animal catching. In support of Rabies Awareness Month, Taguig City, through its Office of the City Veterinarian, conducted a training for barangay officers to expand their knowledge and skills in the humane handling of stray animals. A total of 140 barangay personnel underwent animal rescuers training that enabled them to learn the proper handling of stray animals and the ways to protect themselves from fatal rabies. The local government also administered anti-rabies vaccination shots to cats and dogs. Violations report. Narito ang violations report as of April 1, 2022. COVID-19 case update. Nakapagtala ang City Epidemiology Disease Surveillance Unit ng mga sumusunod na datos. Narito sa inyong screen ang COVID-19 case update sa lungsod ng Taguig as of April 1, 2022. Vaccination update. Para naman sa vaccination update ng lungsod as of April 1, 2022, nasa inyong mga screen ang bilang ng mga individual na nabakunahan na, nakatanggap na ng first dose, at ang bilang ng mga fully vaccinated o nakatanggap na ng second dose. Hinihimok ng lokal na pamahalaan na magparehistro at magpabakuna na ang mga residente at mga nagtatrabaho sa ating lungsod. Ang lahat ng mamamayan na may edad 12 pataas at ang mga batang may edad 5 hanggang 11 taong gulang ay maaari na ring irehistro at magpa-schedule para sa vaccination gamit ang Trace. Antayin lamang ang anunsyo mula sa pamahalaang lungsod ng Taguig sa mga social media platforms nito tulad ng I Love Taguig Facebook page, sa Instagram at Taguig City, at sa Twitter at I Love Taguig 1. Patuloy ang pamahalaang lungsod ng Taguig sa mabisang tugon nito laban sa pandemya, ngunit pinapaalalahanan ang bawat mamamayan na gawin ang kanilang parte at sumunod sa mga health at safety protocols upang maiwasan ang paglaganap ng sakit at makatulong na protektahan ang bawat mamamayan sa ating lungsod. Magsuot ng tamang face mask tuwing nasa labas, panatilihin ng isang metrong physical distancing, maghugas at magdisinfect ng kamay at iwasan ang mga matataong lugar. Ang Taguig rin ay laging nakahanda para sa inyong mga concern ukol sa COVID-19. Narito ang ating hotlines na patuloy na naglalayong harapin at sagutin ang inyong mga katanungan. Maaari lamang tumawag sa ating telephone number 8789-3200 at mobile phone number na 0966-419-4510. Dagdag pa nito, may mga health center hotlines rin ang bawat barangay na naka-flash sa inyong screen na pwede niyong tawagan. Pinaalalahanan ng Taguig ang mga mamamayan na bukas ang pagpaparehistro sa ating Taguig Registry for Access and Citizen Engagement o Trace. Pumunta lamang sa trace.taguig.gov.ph, mga Trace kiosk sa inyong barangay o sa pamamagitan ng house-to-house registration. At habang hinihintay ang inyong kategorya na magbukas, ang Trace app ang magsisilbing basehan para sa pagpapabakuna. Para naman sa mga ating latest information and updates patungkol sa COVID-19, maaari lamang bisitahin ang ating I Love Taguig Facebook page o di kaya naman ang ating official website na www.taguiginfo.com. Isang paalala para sa mga mamamayan
napanatilihin pa rin ang pagbabayanihan sa ating lungsod habang tayo ay nasa ilalim ng General Community Quarantine Alert Level 1 at sumunod sa mga alintuntunin ng nasyonal at lokal na pamahalaan. Muli, ako po si Jessica Villa at ito ang Taguig City Daily Report. Maraming salamat po.